Hello everyone, I'm Maxina Tasre-Mundo, a member from the Live Department. And hi, I'm Yuka Ijima, and I am the from Live Department. And for today, we have a very special guest. He was once a Pasig Catholic College alumni, and he's also one of the nominees for the Exemplary Alumni Award. Let's welcome Dr. Castro. Good morning po. Hi, good morning. Ayun. Ano po gusto niyong tawag namin sa inyo interview? Nestor na lang. Nestor na lang po. Sige po. How are you po today? I'm good. Really? How are you? Wala po kami klase na yun, so I'm very good rin po. Yun nga. Yuka? Nahiya ka siya. Medyo ano. Okay din. Medyo stable na rin. Since you're an alumni po here po sa BCC, ano pong batch niyo po? 1976 ako nag-graduate ng fourth year. So, from 1965, kindergarten ako. And then elementary, and then high school. So, loyalty medal level. Nag-graduate 1976. Ang tagal po pala talaga from, ano pa, as in kinder pa po hanggang ano. Oh, tagal. Yes. Ano ka rin po, dad ka rin po kasi, Convento Boys, batch 95. So, mas bata medyo yun. Malayo. Oh, medyo malayo po. Pero yun, ano, siguro baka kilala niya po kayo ever kasi malamit kilala yung dating ko. Ano pong, ano, pinaka sa tingin yung memorable na experience niyo? Okay, kami yung batch kasi na pumasok ng 1972, first year high school, ay martial law na. So, na-witness namin talaga yung malaking pagbabago noong dineclare ang martial law. So, from 1972 to 1976, nasa PCC ako na high school. That was under the Marcos dictatorship. So, wala kaming student council, walang student paper because everything was banned, no student organizations. So, kapag nagre-reunion nga kaming magkakaklase, wala kaming any picture during our high school days kasi everything was erased in our history. So, unlike nung elementary, meron pa akong Junior Crusader ng 1972. Meron kaming pictures from kinder all the way to grade 6. Pero high school, totally erased. So, isa yan sa pinaka-dark days of our life. Meron po kayang nagbago sa ways ng teaching nila from yung siguro nung grade school niyo po tapos bilang nung high school since undergraduate? Wala naman. Kasi in fairness, kasi ang mga teachers ay puro mga taga-Pasig din, karamihan. Tapos, ako, I'm 7th in the family. Tapos, meron akong older brother na PCC din. So, parang family, magkakilala. Ah, anak ni ganito, anak ni ganyan. So, very personal yung ties between students and teachers. Tapos, mataas ang quality ng education. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Pero, halimbawa, nung pumasok kami sa UP, kasi first year college ko sa UP, kami yung batch ng pinakamalaki ang galing sa PCC, nakapasok ng UP Diliman or UP system in general. So, masasabi kong mataas yung standard or quality of education ng PCC dahil yun, pumasa kami lahat sa exam. Rest assured naman po, mataas pa rin yung quality ng education ngayon kasi I have some seniors na pumasok sa UPSC, sa UP. So, yun nga, mataas pa rin naman po, rest assured po kayo dun. Since na po nabanggit nga po ni Max na in terms of teaching, sino po yung favorite teacher niyo po nung dati po? Wala akong tinatawag na favorite. Siguro meron siguro mga memorable ones. Ano? Of course, si sa elementary, si Mr. Ernie Cloma. Kasi very close siya sa students. Tapos parang fatherly yung trato niya sa ano, o kaya older tito, parang ganun ang trato. Tapos even after graduating college na kami, working na kami, may relationship kami with him. Pag nakita, very amiable yung relationship.
Tapos siya rin yung parang leader sa aming sa Boy Scouts. So yun, very parang happy days yun. Ano? Remember during that time, prior to 1975, Pasig was still a part of Rizal Province. So probinsyano kami. Tapos may mga jamboree ng Boy Scouts, attend kami sa Tanay, kasama namin ng iba't ibang mga bayan ng Rizal. Halimbawa, may mga dumagat na mga Boy Scouts, so mga katutubo, nakabahag. Pero napakaganda ng relationship, marami kami natutunan sa mga camping, etc. Isa din sa aking high school days, si Miss Lara, Corazon Lara. Siya yung teacher sa English, so siya yung nagtuturo ng mga etymology of certain words, anong origin nun sa Greek, ganyan. At honestly, doon ko natutunan na yung term na anthropology is the study of human beings. At nag-anthropology ako nung nag-aral na ako nung college. Sinasabi ko yan ng isa sa mga alumni homecoming sa kanya. Sabi ko, ma'am, kung hindi sa inyo, hindi ko madidiscover yung anthropology. Sabi niya, ay ganun ba? I don't realize it na meron palang ganung epekto. So yun yung mga memorable. Marami pang iba eh. Pero wala akong masasabing terror, wala akong masasabing teacher na ano na whom we didn't like. Iba-iba ng style, pero lahat yun nag-contribute to who I am now and who we are now. So parang isa po talagang malaking contribution yun na ano po ni Miss Lara para po maging who you are right now, kasi yun po yung pinili niyo po back as a career. Siyempre, among other things, ano, isang reason din bakit ako nag-anthropology, kasi nung grade 6 ako, nire-renovate yung elementary school building. Tapos may nahukay doon ng classmate ko na isang bilog na metal object. Hiningi ko sa kanya, nilinis ko, nakasulat Ciudad de Manila 1766. So nagka-interest ako, paano kayo napupunta sa ilalim ng lupa yung mga matatandang objects? So kaya sabi ko, pag-graduate ko, gusto kong mag-archaeologist. And later ko na lang nalaman na ang archaeology part pala ng anthropology. So may pagsasadubong nung personal experience saka nung mga tinuturo ng mga teacher. Trivia lang po, ano? Nasaan niyo pa rin po ba yung yes. Kita? Oo. At saka yun ay nanalo sa isang contest. Nung nasa UP na ako, merong isang television program ang tawag Miscellaneous sa Channel 7. Wala na yung program na yun, ano? Nasa college ako siguro, freshman ako ng college. Sa TV program, in-announce sa start of the show, parang may bring me portion. Bring me the oldest Philippine coin. Ganun. Nabanggit nung brother, older brother ko, uy, may ganitong hinihingi. Sabi ko, oh, meron. Oh, pinag-drive ako ng kapatid ko sa hanggang GMA, so from Pasig to Quezon City. Tapos pagdating namin doon, ang haba-haba na ng line. May mga sinisigaw, 1945, ganyan. Sabi ko, nagmura ako. Blip, hindi ko nasasabihin. Sabi ko, 1766 ito. Hindi nakapasok ako sa studio. Tapos in-announce sa end ng program, oh, we have a winner. Nanalo ako ng isang portable typewriter. Biniro ako, oh, amin na tong coin. Pero syempre, biro lang yun. Nasa akin pa rin yung coin. Sige po, ano, move on tayo dun sa mas formal questions. Una po is, what one word would you use to describe yourself? Academic. Bakit po kayo academic? Because since graduating from college, nagturo na agad ako sa University of the Philippines, Diliman. So right now, I am a professor of cultural anthropology. So ang aking activities, umiikot lahat sa teaching, research, publishing, attending international conferences, lahat sa academic field.
Grabe po pala kayo sa pagkakaloyal kasi viewin niyo po ang PCC. Tapos din connected pa rin po kayo sa PCC. Tapos sa UP rin po kayo nag-aral. Tapos ngayon po, doon rin po kayo nagtuturo. Yes. Sa UP, doon ako nag-bachelor's degree, master's degree, PhD. Tapos doon na rin po kayo nagtuturo. Yes. Since na po nalabit na po ni Max, sobrang loyal yung mga po sa mga school niyo po. How many years did you spend studying here po sa PCC? So sa PCC, so 4 years ng high school, 6 years ng elementary, 1 year kindergarten, so 11 years. Ba't hindi po kayo nag-aaral? Hindi naman, dahil tulad ng nabanggit ko, parang family kayo, pati yung mga classmates nyo, hindi naman sa pagmamayabang kasi nasa pilot section ako. So, kayo-kayo ang magkakaklase from grade 1 to 4th year. Nababawasan lang kayo, pero yung intact, yung pinakamatatalino. Ganon. So, hanggang pag-graduate, very, very close pa rin kami sa isa't isa. So, in contact pa rin po kayo? Yes, at least yung section ko. Ko rin, pati yung mga other sections. So, speaking of the past nga po, what were you like po as a student? Tahimik ako noon. Tapos, pero siguro hindi naman ako nag-valedictorian sa lotatorian, pero lagi akong merong third honorable mention, mga ganyan. Nagugulat nga ako pag tinitignan ko yung mga nasa gamit ko pa sa bahay, merong best in religion, wow, best in math, best in English. So, siguro nasa bandang taas, pero hindi naman the most excellent. So, honestly, ano rin ako, no? Hindi naman ako yung studious type na laging nag-aaral. Ang lagi kong inaaral, extracurricular. Kasi noon, wala pang Wikipedia, wala pang internet. May encyclopedia kami. So, lagi ako nagbabasa ng kung ano-ano, pero walang kinalaman sa klase. Sa klase naman, medyo cramming type ako, yung parang pag mag-e-exam sakalang mag-aaral. Pero palagi ko, may kanya-kanya tayong skill, may mga taong okay yon, may mga taong hindi yun maganda. So para sa akin, na-realize ko maging sa ngayon, parang I work best under pressure. Pati sa trabaho, ganun, pag may pressure, nakapag-deliver ka. Kasi there was a time nung nagtuturo na ako sa UP, meron kaming 1 year na study leave. May sweldo ka pa rin, hindi ka nagtuturo. Pero para tapusin mo yung iyong dissertation, wala akong natapos. Kasi walang pressure. Pero nung, oy, ano ka na, pwede ka nang ibagsak kasi hindi ka pa nakakapagsubmit. Ay, doon ko agad na nagagawa yung aking write-up. Sa generation ko po ngayon, ang dami pong nakaka-relate sa inyo kasi ang hiling dami mag-cramming. Meron pa nga po lumalabas na meme na 11:59 po yung deadline tapos mga 11:58 po ipapasa. Ganun po. Siguro mapapayo ko lang know yourself, ano ang best condition na ano. Kasi siyempre may mga epekto rin niya kung nagbuyat, may mga health impacts din yan. So, alamin yung katawan mo, sarili mo, kung that is the best for you or not. Aside from martial law po, which is nabanggit po nga, isa po yun sa mga memories niyo po, may iba pa po ba kayong unforgettable experiences here sa PCC? Okay. Naging miyembro rin ako ng PCC choir. Siguro isa ring memorable teacher would be Mr. Morales, the first name ni Mr. Morales. So siya ang choir master namin at sumasali kami sa mga national competition. So nag-perform kami sa Cultural Center of the Philippines. Hanggang ngayon matatandaan ko pa yung mga kinakanta namin. Ano. Yun, napakaganda rin na training kasi nag-i-interact ka sa ibang schools. Ano rin ako, awardee, I think I was maybe first year high school. Merong competition sa Rizal Province nung PRISA, private schools
association yata yun on general information. So ako yung nanalo doon sa entire Rizal province. Pag uwi ko sa bahay, may pinakita akong medalya sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, ba't hindi mo nang kami inimbitahan ng competition? Eh, parang hindi ko inisip na, na big deal yun. Pero again, isang proof yan na malaking naitulong ng sakog naman malalaman yung mga general info na yun kung hindi rin influence ng mga teachers namin. Ano po? What was the biggest challenge you faced as a student? Tapos paano nyo po na-overcome yun? Okay. Merong ano, kasi syempre ang pinag-uusapan natin ay elementary and high school days. Isang memorable happening ay noong grade 6 kami. Okay, so that was 1972 prior to martial law kasi September ang martial law. Meron kaming religion teacher na inireklamo namin dahil masyadong mabilis kung magbigay ng quizzes. Ano? Pumapasok pa lang sa pintuan. Number one, number two, na pag-upo niya, submit your papers. So, laging ganun. Tapos, kabisaduhan pa yung questions. Kasi religion yung class. Parang, sino sa Biblia ang ganito? Ilang age nung namatay si ganyan? Ano? Parang, wow. So, nagplano kami na grade 6 na mag-rally kaming mga students, grade 6. Pero hindi natuloy. Kasi isang araw, yung principal, si Mrs. Ibanez, pumunta sa classroom. Tapos yun, nireprimand kami. Nabalita namin na mag-rally kayong mga grade 6. Tapos in-accuse kami na suportado kami ng mga high school students. Yun. So, yun, parang isang parang incident na, teka, ano bang, parang wala yatang karapatan yung mga estudyante, ano. Pero saying that, later, goody-goody ang relationship na sa religion teacher, sa principal, kasi part lang din yun ng, kung babalikan mo nga yung fatherly or motherly image ng mga teachers, di ba ganun din naman ang magulang, may mga time na mahigpit sila, nagdidisiplina sila, hindi naman talaga masasama yung kanilang layunin. Pero on the other hand, dapat din pinapakinggan yung sentimiento ng mga anak o ng mga estudyante. Since nga nabanggit niyo na po before na may mga teachers kayo na memorable sa'yo, so ang tatanungin ko na lang po is there any classmate po na nag-stood out po sa inyo nung nag-aaral pa kayo? Nung nag-aaral, pare-pareho lang. Siguro later mo na lang marirealize yung ano yung matatagal na mga ties. Kasi meron akong parang best friend na classmate ko since siguro grade 2 up to 4th year high school. Unfortunately, ano na siya, patayin na siya ngayon, ano. Pero noong much later, nag-graduate na ako sa UP, nag-graduate ako ng 1980. It was still martial law, ano. Tapos noong 1983, still under the Marcos regime, nasa Baguio ako noon kasi bilang anthropologist, nag-o-organize kami ng mga indigenous people. Na-aresto ako ng military, nakulong ako for 1 year, na-torture ako ron. Tapos itong classmate kong ito, isa siya sa first visitors sa prison. Nagulat ako doon. Dahil sabi ko, hindi ka ba natatakot? Baka mamaya, pati ikaw ikulong. Pero sa kanya, kasi walang politika sa kanya. Hindi naman tulad ko na aktivista. Pero yun, isang patunay lang ng friendship. Ganong ka-strong yung binds since elementary up to graduating. Sige po. Ito po, parang nasagot mo na po ito. So, siguro, more specifically na lang po, how did PCC help you excel in your professional, personal, and spiritual journey? I think, and this is still my position up to now, kasi ako nagtuturo sa college, ano?
ang mga students sa college, tingin ko hindi mo na mababago ang values. Kasi ang formative years ang pinaka-importante, and that is elementary and reinforced by high school. So pagdating sa college, buo ng ano niyan, ang core ng kanilang who they are, yung behavior nila, ganyan. So kung napakaganda ng foundation, dala-dala mo yan all the way. At sa aking palagay, maganda ang foundation ko dahil sa PCC. Since nga po, nabagtip lang po na naging maganda nga po yung tinanong sa inyo PCC po. Is there any teaching po ba na tumatakbo talaga sa inyo sa puso at isip po? Iba-iba yung teaching styles ng mga teachers ko noon, ano? Meron yung parang laro-laro lang, such as si Mr. Ernie Cloma. Tuturuan kami mga kanta, ano? Tapos, row 1, kayo, row 2, kayo naman. So, masaya, yung mga ganon, ano? Mas maraming mga bagong knowledge na sinishare in form of trivia. Natatandaan mo yun hanggang ngayon. So, gustong-gusto namin yung ganong style. At siguro very appropriate yun doon sa mga sa elementary students, ano, kasi baka sa nakatignan na corny na yun sa mas mga senior na. Meron namang mas mahigpit tulad ng nabanggit ko nga ng isang teacher sa religion. Mga nag-i-inspire sa'yo, parang, ang galing-galing naman ni Ma'am, ganyan, ano. Kami nung boys school pa eh. So, kadalasan, magiging love interest tuloy ng mga students, ano, yung teacher, ano. Pero siguro parang cumulatively, yung kombinasyon nung yun ay iba't-ibang styles ay nakakatulong. Nakikita mo rin yung ano, kasi sa any situation, di ba? Halimbawa nung nakulong ako, merong good cop, may bad cop. Parang may ganung roles din ng teachers na may mas mahigpit, may mas maliwag. At kung ano man yung piliin mong style, yun yung mas nakaka-influence sa'yo. So parang yun po yung sa tingin niyo po, mas matututo kayo at yung kapalit po sa inyo, di ba po? Yes, Okay po. Ito po, since na-mention po namin na isa po kayong nominee for the Exemplary Award po, how do you feel po about being one of the possible recipients po? Actually, I would like to correct it. I was an awardee in 1920. You know? So, hindi ako nominee. I was one of the awardees in 2020. Noong Exemplary Alumni Award. So, ano pong na-feel nyo nung na-receive nyo po yun? Medyo nagulat ako kasi, mula nung nasa college na ako at nagwo-work ako, ang Pasig ginagawa ko na lang tulugan na ando na ako sa Quezon City madalas. So, hindi ko naisip na ma-awardan ako. Secondly, hindi naman ako active sa alumni. Kung a-attend lang ako ng minsan mga alumni homecoming, minsan hindi. Kaya, mabuti na lang, kinoconsider pala nila yung mga accomplishments outside Pasig, outside ano. So, naging president kasi ako ng International Federation of Social Science Organizations. That's an international organization. During that time, it was based in Turkey, pero ako yung president. Tapos, president din ako ng International Council of Museums, Philippines. Sa France naman ang main office nun, pero yung Philippine chapter, ako yung president. So, yung mga ganung bagay, kinonsider din pala, parang may kinalaman sa accomplishments. Nakakatuwa na namomonitor pala nila yun. Ano? Kasi hindi naman ako yung taong gugulong na, uy, ganito ang ginagawa ko ngayon. So, yun lang. Extra question ko lang po is, paano niyo po na-balance yun? Kasi, as you said na, you were president, tapos sa Turkey pa po yung base nung sa international, kasi isa po sa France. So, paano niyo po siya na-work na kaya niyo gawin? Fortunately din sa UP, ina-encourage sa UP kasi,
yung combination ng tatlong bagay, teaching, research, and extension. Extension yan yung mga community service. So hindi kayo pinopromote lang based on the teaching, pero ano pa yung inyong nagagawa? So kung mayroong mga imbitasyon sa labas ng bansa, UP ay very much willing as long as hindi UP ang gagastos. Madalas kasi, yung nag-invite ang gumagastos ng airfare, accommodation. Pag ganun, wow, approved na approved yan sa UP kasi tangay din mo yung, tangay din ng UP yung prestige. Pero mo, ay, isang professor namin na andyan. So, yun, pinapayagan kami sa mga ganun. Tapos, syempre, meron na lang mga paraan para paano hindi mapapabayaan ng klase. Ano? So, either merong papalit sa'yo during that time, o kaya may mga activities yung class during the time na wala ka sa klase. Hindi naman matatagal yun, ano? Siguro pinakamatagal na doon ay 5 days sa abroad. Yun na po, since nga nalang po achievements, among po sa achievements niyo po, ano po yung greatest achievement na na-achieve niyo po sa Boys Support? Since sinabi ko nga, academic, syempre ang tinitignan ko, academic achievement. Siguro nung naging president ako ng International Federation of Social Science Organizations, or IFSO, ano? Matagal na akong miyembro ng IFSO, nagsimula ng regular member when I was teaching at UP. Tapos, sometime, siguro mga 2004 something, you know, to 2007, naging Secretary General ako internationally. Tapos, dinala ko yung secretariat dito sa Philippines. Tapos, later, naging President nga ako kahit na yung secretariat ay based sa Turkey. Kaya ano yun, fulfilling kasi syempre andun yung mga peers mo, kapwa social scientists, anthropologists, sociologists, economists from different countries. So nakaka-exchange kayo ng experiences, you learn from each other. Yun, parang recognized ka rin internationally. Meron nga akong student na ang kantsaw sa akin, sabi niya, "Wow, sir, pwede ka nang mamatay kasi na-achieve mo yan." Grabe ka naman yung sa ganyang comment. So, yun. Isa yung siguro sa mga achievements na pwede kong ipagmalaki. Kasi ang mga member organizations nun from Japan, Turkey, Indonesia, Algeria. So, parang lahat ng yun, binoto ka na maging president. Parang nakakatuwa. So, yung next po is, how do you plan to continue making a positive impact on those around you and in terms of your influence po? Okay. Paano na kasi ako eh? Papa-retire na ako from teaching. By December 2024, I will be, nakagulat lang kahit wala sa insura, I will be 65 as a government. Hanggang 65 lang ano ang pagtatrabaho, then you retire. Pero prior to retirement, parang unti-unti na akong, siguro mula nung pandemic, nagiging more active sa Pasig. So right now, nasa Board of Regents ako ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Ito yung policy making body ng PLP. Hindi ako nagtuturo dyan, policy making. Tapos si Mayor Vico Soto ang chair. Miyembro din ako ng Pasig City Council for Culture and the Arts. So parang nasa proseso na ako ng parang payback to the community. Parang sa matagal na panahon, inaruga ka ng Pasig. Ano naman ang makokontribute mo sa Pasig? So kaya meron kaming tinayo na association. This is sa Samahang Pangkasaysayan ng Pasig. I am the present vice president. So, gumagawa kami ng research tungkol sa history ng Pasig, heritage ng Pasig. So, palagay ko yan ang ipagpapatuloy ko even beyond retirement. Yung mga bagay na makakatulong sa Pasig
and its residents. Yun nga po, lastly po, as an alumni po, what is your advice to our younger PCCNs who also strive to be a man of movement of value and impact like you po? Okay, malaking-malaki na yung pagbabago kasi ng PCC nung time namin kesa sa time ninyo ngayon, ano? So, I don't really know anong sitwasyon ninyo ngayon at mahirap ding mag-compare. Kami noon, boys school, ngayon, co-ed. Naririnig ko yung mga pros and cons ng ganyan, ano? Secondly, meron na kayong freedoms ngayon at kami nung martial law, wala nung mga freedoms na yon. Sa isang banda, dahil walang freedoms, dahil doon, nag-i-strive ka to overcome those limitations. So, I don't think na yung mga formula nung past ay necessarily applicable sa present. Pero, siguro, something na hindi na aware ang present generation ng mga miyembro ng Generation Z ay saan ba nang galing ang Pasig, saan nang galing ang PCC, ano bang pinagdaanan nito, magandang balik-balikan ninyo kasi may mga lessons sa past, both positive and negative. Yung positive, gusto nating maipagpatuloy, ma-reinforce. Yung mga negative ones, para hindi na maulit-ulit. Ano? Halimbawa, kanina pinagkukwentuhan namin na noong meron kami noon na Citizens Army training nung time ng martial law, ang mga classmates ko ay na-torture nung time na yon kasi sa kanilang initiation merong pasu-pasuan, may mga palto sila sa kanilang braso. Hindi dapat mangyari yan, yung ganyan. Hindi natin tinotolerate yung mga hazing. So, yung mga ganitong kwento, magandang nasi-share kasi para sa iba, ay, siguro nangyayari lang yan sa University Belt. Hindi, nangyayari din yan dati sa PCC at ayaw natin mangyari yung mga ganon. So, conscious man kayo o hindi, kayong mga students ng PCC na andyan ngayon, after nag-evolve na ang PCC from what it was before up to the present day, at magandang balikan, ano nga yung mga lessons from the past. Maraming pwede mga paraan dyan, tulad ng research na ginagawa ninyo. Ano? Research. So, pwede mag-research din. Ano ba heritage ng Pasig? Kasi pag lumalabas kayo ng Pasig, yan ang tinatanong. Ano bang katangian ng Pasigenyo? Ano bang unique sa inyo? Di ba pareho lang kayo ng sino ang taga Metro Manila? Hindi. Ang dami-dami rin uniqueness ng identity ng mga Pasigenyo. So, maganda yon pinag-aaralan. Kasaysayan, isa rin yan sa pinag-aaralan. Tapos, yung mga tradisyon na pwede pang ipagpatuloy. Halimbawa, dati, hindi nyo to inabot, under kami sa CICM priests, anong mga Belgian priests. Isang something na namimiss ko sa mga Belgian, kasi wala na yung mga Belgian priests, ano? Pumupunta yan sa bahay-bahay, nakiki-breakfast. So, ganun din ka-close ang mga pare sa mga students and alumni ng PCC. Kinikwento ko nga rin kanina, before this interview, nung nakulong nga ako sa Camp Dangwa Benguet, that was for a year, dinalaw ako ng dalawang Belgian priests, si Father Carlos at si Father Andres. Dinalaw ako sa prison at nag-donate ng lutuan kasi nga kulang na kulang ang pagkain namin dun. So, pag-alis nila, actually teary-eyed ako. Biruin mo, ang tagal ko nang graduate, 1976, tapos dinalaw ko, 1983. Ganun nilang natatandaan na dati namin itong estudyante. So, yun mga hinahanap-hanap ko. Siyempre, wala na yung mga CICM priests, pero sana gawin din ng mga bagong pares ng Pasig, bagong administrators ng Pasig, bagong teachers. Kasi ito yung mga may long-lasting personal impact sa mga estudyante.
yun na po yung last question namin. So, we really want to thank you for doing this interview with us po. And yun na po, guys. Thank you. Bye-bye po. Thank you. Thank you po.